na nga, nag-message ang bunso na sana blue or yellow bills ang gusto na bouquet or garland. Syempre, bilang masunurin at mabait kuno na ate, tutuparin natin ang kahilingan ni bunso. Pero kailangan paiyakin o badtripin muna natin for today's video. Pero buti na lang at itinopang ate, balak ko sana mga sabon, gata, si Treya ang sasabit ko sa kanya. Pero nag-isip na lang ako sa related sa kanyang pag-aaral at sa kahilingan niya. Kaya total, may honor tong kapatid ko. Dapat sa susunod na school year, consistent ang peg. Kailangan mas lalo pa tumalino. Kaya naman, naisipan kong bigyan ng peanut o money. At total, ang salitang money ay parang money. Heto na nga talaga ang literal na pangpatalino at pangabot tenga ang ngiti sa kapatid ko. So, heto na nga, sakto yung pagpunta namin at tapos na ang kanilang graduation at kami na lang ang inaantay para makauwi na. So, picture-picture, tapos biglang labas ang mahiwagang mani! At ayaw niya talaga itong ipasabit sa kanyang leeg. Pagkatapos nga ng agaw eksena ng pagsabit ng garland, dumiretso na kami sa isang restaurant at kanina pa ako nagugutom. Gutom na talaga ang buntis. Pag mga ganito talagang okasyon, asahan nyo na sobrang daming tao sa lahat ng kainan. Kaya naman, buti na lang, maaga pa lang nagpa-reserve na to si Daddy. Pero yun nga lang, dapat pala nag-order na din kami kanila Mama para pagpunta namin ay kakain na lang. Buti na lang din, nag-order na din si Daddy ng crispy mushroom na aking paborito nung nagpa-reserve siya. Kaya naman, medyo napawi yung gutom ko kahit papaano. At habang inaantay nga namin ang pagkain, inaantay din namin dumating ang pamilya ng ate ko. At nilantakan na nga namin ito ang crispy mushroom. Ito nga yung paborito ko dito sa restaurant na to. Masarap na, sulit pa sa price. Sobrang crispy ng pagkaluto. At talaga namang akalain mo na karne ito. At ayun na nga, dumating na rin ang pamilya ng ate ko. Pero yung na-order naming una, wala pa rin. Buti na lang talaga, may pangtawid, gutom pa. Maya-maya, may isang binatilyo na masipag na nagtitinda ng okoy. Sobrang sipag ng batang to. Lagi ko nga siya nakikita sa daan na nagtitinda. At buti naman, pumayag ang restaurant na papasukin siya. At dito, mag-alok ng paninda. In fairness, masarap din naman ang paninda niyang okoy. Nilantakan ko ulit ito habang nag-aantay ng order namin. Pag ganito talagang okasyon, asahan mo maraming tao at medyo tatagal ang serving sa'yo. Siguro inabot kami ng isang oras sa pag-aantay tapos yung dapat sabay-sabay na may hain yung pagkain, ang nangyari isa-isa na lang binigay. At ang kagandahan nun, nag-aagawan tuloy kami sa bawat siniserve nila. Kaya imbis na order ng isa, naging order ng lahat. O diba, mas maganda na yun kesa mainip, intindihin na lang sila. Mahirap talaga pag nasa restaurant business, lalo kung kulang sa manpower. At nilantakan na nga namin itong additional order ng crispy mushroom, ang paborito ng lahat. Walang katapusang mushroom for today's lafang. At simot na din ang pizza. Dito nga mas lalo nag-enjoy ang mga bata. At sobra na nga kami nabusog sa lahat ng kinain namin at may pasobra pa na pwede na isharo. At heto na nga ang inaantay ko kung paano may aabot yung angpaw kay Tita Ekang o si Bunso. Siyempre, ito talaga yung totoo na ibibigay sa kanya. Hindi na mahalaga yung amount pero yung value na gusto ko ituro sa kanya. Thank you for making us proud na kahit din naman tayo mayaman at mag-isa lang si Mama na tumataguyod sa ating mga kapatid ay talagang pinatunayan mo na deserve na deserve mo kung ano man yung success na na-achieve mo sa ngayon. At syempre, di rin papahuli ang isa kong pamangkin na nag-graduate din ng elementary. At syempre, di maiiwasan ang balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Sayang naman ang mga pagkain na naiwan. Siya pa na nakakainin mamayang gabi o merienda.
At kailangan may clean as you go para na din matulungan ang mga staff dahil talagang kitang-kita na sa mga mukha nila na pagod na pagod na. So hanggang dito na lang, ka-entrepreneurs! See you sa next vlog! Bye-bye!